Bisita yung kapatid ni Mama. Tapos busy kami kaninang umaga. Naglilis ako doon sa labas ako, tapos si Ate Pem doon sa loob ng bahay. Tapos dahil may bisita sila, damay kami. No, so ayun. May kakatapos lang namin. Ayan na yung tira na lang mga pagkain. Tingnan nyo itong isda. Ang dami. Diba guys? Oops! Wait lang. Tingnan nyo. Ang dami ng isda. Tapos kanin. Hindi ko alam kung anong klase mga ano yan. Salata. Tapos yan. Subala ko siyang dalhin sa Doha kasi uuwi din kami ngayon. Sayang naman yung pagkain, iuwi ko siya kay Tagaluto para maibigay dun sa mga kaibigan niya. Bahala siya kung saan niya ibigay. Basta uuwi ko yan. Sayang kasi. Diba, nakakapanghinayang ang dami-dami. Tapos, itong isda, babalutin ko lang siya ng foil. Pero kukuha lang ako ng para sa amin ngayong tanghali. Tapos, yung iba, balutin ko pa uwi ng bahay. Diba? Kasi, ngayong araw, nagpakain yung amo ni ate. Yung sa kabila, puro mga lalaki. Kaya, yung amo nilang babae dito sa bahay, nagtambay. Dinala din kami ng pagkain. Sila amo dinala ng pagkain. Kaya, yung madami kami pagkain ngayon. So, sayang naman, diba? Dadalhin ko sa Doha para naman hindi masayang. Balutin na natin. Kaso maliit lang yung foil ko. Maliit lang. Hiningi ko lang sa likod. Sa kapitbahay. Bahala na yan. Balutin na lang natin. Magbalo tayo para saan? Doon sa Doha. Alam mo sila guys, nakakapanghinayang yung ang dami nilang hinahanda, hindi naman nauubos. Kahapon din, ang dami ng pagkain, pinadala kay nanay, pinadala dito sa bahay, tapos syempre yung iba, kasi hindi rin naman kami ganun kadaming kumain, tinapon ko lang din, nakakapanghinayang talaga, kasi wala namang kakain nun. Sabi ko, kung malapit lang sa Pinas. Pero syempre, baka hindi rin nung kumain yung iba. Yung kapamilya natin kasi hindi naman sila sanay sa pagkain dito. So kung may kilala nga lang na dito, yung mapagbibigyan,
panghinayang talaga. Sabi ko kay Ate Pe, maligo muna siya bago kami kumain habang nililipit ko pa to para pagkatapos ko, kakain na kami. Alas 4 na kaya guys. Mag-alas 4 na. Siguro mga 15 minutes na lang para mag-alas 4 ng hapon. Kanina, nung naglilinis kami, bumangon. Naglinis kami mga 8:30. Siguro mga 8:30, ganun. Tapos di ako nga sa labas, si Ate Pe sa loob ng bahay. Pagkatapos ko sa labas, naglinis naman ako ng kwarto. So, naglinis kami natin yung ng kwarto kasi gising na rin yung mga amo namin. Gising na rin si nanay tsaka si dalaga. So, nagtag-isa kami ng kwarto. Nagtag-isa kami ng kwarto na maglinis. Pagkatapos nun, ang dami pa namin ginawa kung ano-ano pa. Kasi syempre, tawag dito, tawag doon, tawag. Basta ganun, tawag. So, natapos kami mga 12:30. O yun yung time na nakapag ano kami. Yun yung almusal namin kasi bago kami magtrabaho, kape lang muna yung inom muna ng kape. Tapos pagkatapos naman nun, yun. Sabi nga ni Ate, baka sumakit na naman yung ulo namin kasi lipas gutom ba. Ang init na pa naman kanina sa labas, grabe. Ang dami sa lona guys. Ang daming ano? Nakapanghinayang. Daming isda. Puro isda. Ang lalaki pa ng isda. Hindi ko lang nabigyan kagabi nung nililinis ni ate. Ni ate Gina dyan sa kabila yung ano. Yung isda ang lalaki. Grabe. Sabi ko parang yung nasa aquarium ah, yung ang lalaki talaga. Nakakaano lang kasi, alam nyo pag nag-ano sila ng isda dito, hindi nila nililinis yung loob, nandyan pa yung hasang, nandyan pa yung ang bituka-bituka ng isda. Kaya maganda lang dyan frito, saka yan inihaw. Para ano, hindi sila malinis pa. Hindi sila malinis po dating sa paglilinis ng isda. Eh! Ligaline! Saan ka ba? Para sa loob yan? Oo. Pasok mo. Walang sa akin. Dumating si, ano, si Ate Mary Gal. May dala siyang sweet.
Bigla siyang sweet. Sweet, sad, sad. Ang pangbabalutin mo. Salata. Sayang naman kasi ito. Bahala na, kamay-kamay na yan. Guys, Berger. Sa yung mga nasa abroad na, nandito nasa abroad, alam na nila to. Gerger. So, para sa mga first timer, Gerger. Ate Mary! Ayan ka dito! Kumakain para tayo. Si, wala pa kami, di pa gusto kumakain ng ganito. Ang dami ng ano ito. Ano yung mga ulit? Ah, ano yan? Banana cake. Halika mo natin, nilapit ka. Say hi. Hello. Ano meron sa inyo? Ganyan din lang. Hindi, ano meron sa inyo? May bisita kayo? Wala. Wala daw. Mag-iyak ka. May bisita yan sila. Ang dami bilang bisita. Pero tapos na, movie na sila. Ah, na si Uya na. Ang alas 4 naman ng hapon. Wala naman. Kape tayo? Mamaya pa. Nakain muna kami. Di pa kami nakain. Kanin yan. Walang makain dito sa... Wala. Hindi talaga kami nagkain. Ano ako kasi sabi ko marami sila pagkain ko. Ngayon na nga. Ganun din yung mamamit. Ang isda din. Naguhugas na sila doon. Ayan na. Tapos na ako. So ito ang isda na lang na pagkadami-dami. Guys, sa dami ng kanin na to, itatapon lang, tingnan mo. Tapon lang yan. Siyempre, kakain kami. Masarap na isda, yung malaki. This one! Ang laki no! Ay, grabe! So, may natira pang pala ate. Sayang! Kinamay ko na. Bahala kayo dyan. Baka gusto rin ni ate nito. O guys, ang laki oh! Ito yung sinasabi ko kagabi. Alam, laki! Pero uwi ko yan. Uwi ko yun ng Doha. Tapos ito pa yung gusto ko. Ito. Laki din nito. Kaso kalahati na lang. So, pwede pa yan. Malinis naman yan.
Tignan nyo guys, oh. Nakapanghinayang talaga, as in, grabe. Tinatapon lang. So, yun lang guys ang ating vlog for today. And marami pa tayong gagawin. So, hindi ko na sila isasama kasi magiging busy ulit tayo. And pinakita ko lang sa inyo na talagang dito pag maraming pagkain, ang nagiging resulta, tapon. Kung wala kang kakilala dito na pwedeng mapagbigyan, yan, tinatapon lang talaga. Talagang nakapanghinayang, diba, kasi sa atin. Napaka ano tayo pagdating sa pagkain eh, kumbaga sa lamesa natin bawal nga magtapon kahit mumu lang, mumu o kahit mumu kasi tawag sa amin, basta yung magtapon kahit konting kanin lang sa amin, talagang pinakaano namin na kung ano yung nasa plato mo ubusin mo, diba, parang ganun kasi kapag mahirap ka kasi talaga, parang bawat butil talaga ng kanin is mahalaga. So, nung dumating ako dito sa ano, sa Qatar, alam nyo, talagang parang naano rin ako na magtapo ng pagkain pag ayaw ko na, tapos may tira pa ako sa kanin. Parang ang bilis ko na lang din magtapon, parang okay lang, tapon ko na rin. Kasi marami pa namang may maraming bigas, maraming pagkain na dumarating, parang ganun. So, ngayon naman kasi, syempre, maisip din natin yung pamilya natin sa Pilipinas pag nagtatapon tayo eh. Parang nakapanghinayang, di ba? Parang dami-daming hindi ko nakakakain sa Pilipinas, tapos sa ibang bansa, ganyan, nagtatapon lang isang pamilya na ang daming pagkain, tapos nagtatapon lang. Nakakapanghinayang lang. So, yun lang guys, and kaya na natin sila. Total sila naman yung maraming pera, tayo,
eto, trabaho para sa pamilya, para at least kahit paano may pagkain tayo. May pagkain sila. So, yun lang guys, and maraming salamat sa panunood, and kung bago pa lang sa akin channel, please subscribe, like, comment down below kung may mga suggestion kayo, or kung nagustuhan yung video na to, or kung nakarelate kayo sa video ko, please comment down below, and kung may gusto kayong itanong, so please feel free na mag-comment. And yun lang po, at maraming salamat ulit, and God bless sa ating lahat. Bye!